Ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenaz, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Juda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasing gulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasing gulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenaz ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang guni sa kanila, nakita ng hari na higit ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang Salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at takilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinahagi ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simulan natin ang linggong ito, Lunes na naman, sa ating pagninilay sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. Alam niyo mga kapatid, mga panahong ito, malapit na pong magpasko. Unti-unting lumalabas na naman, mami na tayo, lalo man nasa simbahan, no? Ang ating mga kapwa servant. Ayan, may tawag po kami dyan, no? Mga luli. Lulubog, lilitaw. Kapag mayroong party, dyan lang lalabas yung mga yan. Magpapasko na ba kailangan ng schedule ng simbang gabi? Lalabas at lalabas ayan. At madalas naririnig natin, lala na po yung mga loyal na palagi nandyan, "Unfair naman, Father. Kami po, kahit po ordinary time, kahit po ordinary yung season, nandito po kami. Samantalang yan, lalabas lang po pag may special occasion, pag may pakain, lalabas lang po sa mga importanteng gawain. Pero paano po yung mga normal at ordinaryo?" Alam nyo mga patid, real talk lang po. Lahat naman tayo busy. Lahat naman tayo nangangailangan. Pero maganda pag nilayan, ano ba yung 2 coins na meron ka? Katulad sa ating gospel reading na narinig. Merong babae, poor widow, muli double black eye na naman, mahirap ka na nga, byuda ka pa. At tandaan, sa Jewish context, kung ikaw ay byuda, kawawa ka kasi walang mag-aalaga sa iyo. Wala nang lalaking maaasahan sa buhay mo. Wala ka ng mister. Pero tignan natin ginawa niya. Sa kabila ng kanyang hirap ng buhay, sa kabila ng kanyang sitwasyon, naibigay pa rin niya yung kanyang 2 small coins. What is your 2 small coins? Pag nilayan natin ito, ano ba ang ugali natin pagdating sa pagbibigay ng sarili sa Diyos, kahit sa kapwa, kahit sa mga malat sa buhay? 3 letter C, alin dito? Unang letter C is compliance. Pag sinabing compliance, ibig sabihin, gagawin ko kasi kailangan kong gawin. Gagawin ko kasi iniutos sa akin. Gagawin ko kasi meron akong tungkulin. Gagawin ko kasi meron akong schedule. Gagawin ko kasi sumasahod ako dito. Kailangan kong gawin kasi ito'y kasunduan. I have to do it. I must do it. Compliance. Pag hindi ka sumunod, aba, asahan mo, mapapagalitan ka, mapaparusahan ka, masasanksyonan ka. Ganito din ba tayo minsan kapag tayo ay nagbibigay ng sarili sa Diyos? Ayaw natin maparusahan. Ayaw natin ang minus ligtas points. Ano pa? Ayaw natin na maligo sa dagat-dagat ang apoy. Ito ba ay sumusunod lang tayo kasi kailangan natin gawin? Compliance. Ano yung pangalawa? Contribution. Ginagawa ko ito kasi meron akong ambag.
meron akong binibigay. At importante yung binibigay ko. Contribution. Mga kapatid, minsan, sa mga pagiging miyembro ng simbahan, miyembro ng pamilya, miyembro ng ating mga grupo at organisasyon, contribution. Nagbibigay na ako. Pero hindi pa buo. Kumbaga, sa dalawang coins, ibubulsa ko pa yung isa. Yung isa lang ibibigay ko. Kalahati lang. Yung sobra lang. Yung labis lang. Pero, maganda pag-isipan. Ang Diyos ba madamot pag nagbigay? Ang Diyos ba kapag nagbigay hating kapatid? O mag nagbigay siya sa atin, ito'y buo. Kaya ito yung pangatlong letter C, commitment. Ano yung commitment nitong poor widow? Kailangan niya magbigay at ito na lang yung natira sa kanya. Ano yung sabi ni Jesus? Mas marami pa yung binigay nitong babaeng byudang ito. Kaysa sa dun sa mga maraming hinulog. Kasi kung ano ang meron siya, binigay niya sa Panginoon. Yan ang commitment. Commitment means, whatever you have, you give it fully to the Lord. At yan ang panalangin natin. Pagdasal natin ang bawat isa. Lala na po, sa panahong ito, malapit na magpasko, ayan, marami na naman ang ating kabibisihan. Sana ay hindi lamang compliance, sana ay hindi lang basta contribution. Magkaroon tayo ng commitment. Let me pray for you and pray over you. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po na yung binibigay sa amin ng buong buo, hindi kulang at hustong-husto. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagsasawa sa kabila ng aming kahirapan. At minsan katigasan ng ulo, at minsan nakakalimutan ka namin, andiyan ka pa rin, binibigay ang lahat sa amin. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagbigay. Kahit anumang ibigay mo sa amin, Lord, at kahit anumang meron kami, oras, talento, yaman, tiwala, nawa, Panginoon, tularan namin ang pagbibigay ng iyong anak na itinaas ang kanyang kamay ng buong pag-aalay ng buhay sa iyo at sa bawat isa. Hindi na ito sa Ani Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pagdiriwang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Shout out po sa ating mga barangay officials. Ayan, congratulations sa mga bagong halal. Congratulations din sa mga na-re-elect. Congratulations sa mga agawad, sa mga kapitan, sa mga SK, no? Sana po makita pa rin namin kayo sa inyong paglilingkod kung paano po kayo nagpakita nung kampanya. At sana din po, maging halimbawa natin si Jesus sa kanyang pagbibigay. Buo, hindi kulang, hustong-husto. Hindi para makilala ang sarili, kundi para magbigay papuri sa Diyos. Maraming salamat po. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.